So welcome po muli sa ating panibagong video tutorial. Ngayon po pag-usapan natin yung halimbawa meron tayong electric fan, kung ilan po ba yung magiging konsumo niyan sa isang buwan at kung paano natin yan i-compute, ano yung magiging average na bayarin natin, depende po sa ilang oras natin ito gagamitin. So magbibigay din tayo ng sample computation sa rates kung ano ba yung magiging multiplier natin sa rates natin o yung per kilowatt hour. Halimbawa ito sa ating electric bill, makikita natin dito. Yan, ito yung binabayaran natin sa ating mga power provider. Yan, yung bill kilowatt hour. So dito magbabase yung ating total na charges. Halimbawa ito, ito yung total charges natin o bill sa ating mga konsumo. So yung rate naman po is dito natin yan makikita. So halimbawa sa amin, ito sa Visayan Electric. So pwede kayong kumuha ng rates nito via online. So yung average rates per month, so search lang sa internet o sa Google yung monthly average rate po. So doon kayo, pwede kayong kumuha doon. Or kung meron kayong electric bill is pwede rin dito. Yan, so pag-usapan natin yan mamaya. So ngayon, so yung isang electric fan natin, gaano nga ba kataas yung konsumo niyan sa isang buwan? So halimbawa meron tayong 60 watts na electric fan. So makikita natin dyan yung rating ng ating mga appliances. May mga sticker po dyan na naka-indicate po dyan yung energy rating, either nasa likuran or nasa base o sa ilalim ng ating mga appliances. So makikita nyo dyan usually nakatag into letter W o watts. Ngayon, so yung ating bill po ay kilowatt hour po yung ating, yan, kilowatt hour yung ating kinocompute. So ngayon ika-convert natin to into kilowatt bago natin i-multiply sa hour o sa time, depende sa kung ilang oras natin ito ginagamit sa isang araw. So since meron tayo ditong 60 watts, so divide lang natin yan. Since 1 kilowatt is equal to 1000 watts, so meron tayo ditong 60 watts divided by 1000 watts. Lalabas po niyan is 0.06 kilowatt. Ngayon po halimbawa ay ginagamit nito ng 10 oras, so 10 hours. Yan. So diyan na po lalabas yung ating kilowatt hour. 0.6 kilowatt hour per day. So yan, ito yung ating konsumo per day kung gagamitin natin sa 10 oras yung ating 60 watts na electric fan. Ngayon, paano natin i-compute yan into 1 month? So halimbawa, 0.6 kilowatt hour per day times halimbawa 30 days, so equals kilowatt hour. So itong 18 kilowatt hour, ito yung konsumo natin yan sa isang buwan na yan sa ating 60 watts na electric fan na ginagamit natin sa 10 hours. Ngayon, paano natin i-compute yung rate niyan o yung magiging pinaka bill nyo na? So yan, 18 times yung rate po, rate per kilowatt hour ng inyong power provider. So yan na po yung magiging bayarin nyo. Halimbawa yung inyong power provider ay meron siyang 13 pesos
Yan, halimbawa lang po yan, per kilowatt hour. So lalabas po niyan is 234 pesos per month. So ito po yung magiging bill nyo sa inyong 60 watts na electric fan na ginagamit nyo sa 10 oras kada araw. So yan, ngayon ang tanong ng karamihan, paano kukunin ang rate? So gaya ng sinabi ko kanina, halimbawa sa amin sa Visayan Electric, kung meron din ganito sa inyong mga power provider, meron silang, pwede kayong magbase doon sa kanilang monthly average rate para po mas mabilis, especially sa mga nagpapaupa, merong mga submitter. Yan, pwede kayong mag-base doon. Search nyo lang sa Google yung monthly average rate ng inyong power provider. Or kung meron kayong electric bill, gaya nito, yan, meron yung mga charges. Halimbawa ito, yan, government charges, 0.0702 per kilowatt hour. Ito may mga missionary electrification, 0.1783 per kilowatt hour. So ito, lahat ng to, i-add nyo lang yan. So meron din dito sa taas. So yan. So yan, tupin lang natin for data privacy. Yan. So ito yung mga malalaki na dito. Halimbawa ito, generation and transmission. Makikita nyo dyan, 7.9953 per kilowatt hour. Yan, system loss charge, 1.133344 per kilowatt hour. So dito, i-add nyo lang to lahat. Yan, i-add nyo lang yan, pati dito na yan sa dito. Yan, galing sa taas doon, pati ito. So i-add nyo lang yan lahat at makikita nyo na yung inyong monthly rate per kilowatt hour. Or we divide yung total dito sa inyong billed kilowatt para makuha nyo rin yung average. Pero dapat i-add nyo rin yung inyong total na konsumo. Kasi halimbawa ito, meron tayong subsidy on lifeline discount. So ito yung mga subsidy, depende sa inyong power provider, may binibigay kasi silang subsidy, depende sa qualification. So depende po yan, yung iba walang subsidy, yung iba rin meron. So kung dito yung gagamitin, yan, dapat i-add nyo yan lahat. So dapat hindi nyo isama itong inyong subsidy para makuha nyo talaga yung sakto na average. So depende yan, nasa electrical bill nyo lang po lahat yan makikita. So kung dito kayo magbabase, mas accurate siya. Ngayon sa ibang mga bill na walang mga ganito yung specified na charges, so yun nga yung sabi ko kanina, pwede kayo dito magbase, pero dapat yung total na konsumo. Or search nyo sa inyong sa internet, or pinakamabil madali kapag nagbabayad kayo ng bill, eh pwede kayong magtanong, or sa mga customer service, customer supports, pwede kayong magtanong doon kung sa mga average na rate per month. So yan po, basically ito lang yung pagko-compute ng ating, kung gusto nyo magmano-mano, halimbawa nagtataka kayo bakit ang laki ng inyong bayarin. So yan, pwede kayong mag-base dito. Halimbawa meron kayong heater or TV, so tingnan nyo lang muna yung power consumption ito, yung kung ilang watts nya, tapos convert nyo into kilowatt, multiplied nyo into number of hours na inyong ginagamit sa isang araw. Tapos para makuha ninyong monthly rate nyo, yung per day nyo, multiply nyo lang into 30 days or 31 days, depende kung ilang petsa o ilang araw sa isang buwan. Tapos pag nakuha nyo na tong inyong konsumo sa isang buwan, dito na tayo
multiply lang natin sa rate ng ating power provider kung magkano, at doon na po lalabas yung ating total na konsumo. Yan, pwede nyo itong i-compare sa inyong monthly bill. O halimbawa tenant kayo, may mga submeters kayo, pwede nyo itong i-compare. Kung nagtataka kayo na masyadong mataas yung inyong konsumo, at least meron kayong basis. Yan, pwede nyo i-argue, or pwede nating masabi na minsan kasi yung mga submeters din ay pumapalya, lalo na kapag matagal na. So pwede nyo gawing basihan to para at least ma-check yung submeter, makalibrate kung okay pa ba o hindi. So yan po, kung meron kayong mga katanungan, comment lang po kayo sa ating comment.